Yun, good day guys and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ngayong araw, dumating na nga pala yung bigay na lineman pliers ni Sir Amon Pangilinan. Doon sa mga gustong mag-avail itong ganitong lineman pliers, papakita ko mo sa inyo. Pero may shop sa Shopee si Sir Amon na Tool Express. Ayan, visit nyo guys yung shop niya sa Shopee. Then support nyo rin yung kanyang ano guys, YouTube channel na Engineer Aim TV. Lagay ko na lang sa description box yung kanyang link nung sa YouTube tsaka nung kanyang shop sa Shopee. Doon sa mga gusto mag-avail ng ganitong lineman pliers, yun. Review natin siya guys, yung binigay sa atin na lineman pliers ni Sir Amon Pangilinan. And guys, open natin itong ating ano. Ito kararating lang sa akin ngayon. Ayan. Yun o, naka-bubble wrap pa siya. Kaya pagka-order kayo guys doon sa shop ni Sir Amon, huwag kayong ano kasi kumbaga safe na safe siya, kumbaga huwag kayong mag-aalangan. Ano ayan, yun, naka-bubble wrap pa yung ating lineman pliers. Yun natin para mapabilis tayo. Yun. And guys, ito na yung pliers natin na pinadala ni Sir Amon Pangilinan, Klein Tools Lineman Pliers. Yun. Product code niya or yung kanyang model, yun. HD213-9NE. Tapos 9 inches yung kanyang laki ng ating pliers, made in USA. Alam naman natin na Klein Tools is made in USA. HD guys, yun. Ang heavy ibig sabihin, heavy duty or ang tinutukoy niyang heavy duty is yung ating handle. Buksan ko, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Mas makapal siya compare dito. Meron ako ditong isang lineman pliers or Klein Tools na pliers. Ayan. Kung makikita nyo yung difference nung kanyang handle, itong ating ano HD213-9NE is mas makapal or mas ano siya, mas thick yung kanyang ano handle di compare dito sa isang pliers natin. Ayan. Tapos blade niya is 213. Ibig sabihin, yung common blade lang siya. Yung disadvantage nito guys, hindi lang siya pwede nating ipang-cut or ipamputol ng mga hardened wire, yung mga ACSR, gaya ng mga sa mga pako guys, kasi pwedeng maapektuhan yung blade niya. Yun. Yun yung isa sa mga disadvantage ng ganitong pliers. Pero syempre, kagaya natin mga electrician, kalimitan, gagamit lang naman natin, napiyang-cut lang naman natin sa copper. Mamaya tatry natin pag ikakat natin sa mga ano sa wire, sa mga copper wire. Yan. Then yung joint niya guys is hot riveted joint or kumbaga para mas smooth siya. Ngayon man medyo is maganit pa siya or stiff pa kasi bago na bago pa guys. Compare dito sa isa nating ano, kumbaga gamit na kasi to. Kagandahan no pag hot riveted, ayan, wala siyang alog or wala siyang wobble guys. Yun, wobble, ayan. Kumbaga hindi siya naalog. Kumbaga, kasi yun ang problema natin doon sa mga pliers. Kung minsan pag tumagal na, naalog na siya. Ito, hot riveted. Kumbaga para maiwasan yung ano, yung pag-alog niya. Yun. Tapos N, yung 9 or 9 inches, yun yung kanyang haba or length. Tapos NE is New England guys. Yun yung head niya ito guys. Yung design ng kanyang head. Yun. Dito naman sa dalawa, same lang sila halos. Yun nga lang ang special sa kanya, yung kanyang handle, kumbaga heavy duty. Pero sa grip naman guys, almost same lang sila. Ayan. Either naka-gloves kayo or kahit hindi kayo naka-gloves, yung grip niya, mas ano, mas comfortable guys. Ayan. Or same lang din naman sila ng comfortable. Ayan. Mas makapal lang to. Pero guys, ito, hindi siya suitable or pwedeng gamitin sa mga live wire. Eh nakita niyo 'yun. Yung sign na 'yon, 'yun, kalimitan 'yan. Ibig sabihin nun, 'wag niyo siyang gagamitin sa live wire kasi hindi siya man talaga live wire insulated, guys eh. 'Yun, ito. Kaya meron siyang warning na ganun. 'Yan. Tapos 'yan. Try natin yung kanyang cutting sa mga copper. Meron ako dito mga wire. Ito, meron ako ditong
Number 14 na wire. Check natin yung cutting niya. Yun. So far, maganda naman yung cutting niya dito. Tapos, meron tayo dito number 12. Ito. Number 12, guys. Or 3.5. Yun. Habang nagka-cut ako, wala akong ano, hindi ko siya masyadong inaano ng ano, maga yung puwersa. Wala naman masyado akong puwersa ang nagagamit kasi napakaganda nung kanyang blade pa. Hindi lang siya recommended sa mga ACSR o mga hardened nail kasi nga pwede maapektuhan or masira yung kanyang ano, blade. Yan to. Number 10. Yan. So far, walang problema sa number 10. Then, number 8. Meron ako ditong number 8 na. Yun, ito. Number 8 na wire. Yun. Number 6, wala ako. Ito. Number 4, yung ating wire. Try natin sa number 4. Kung kaya pa niya mag-cut kasi. Medyo malaki na to. Yun. Kailangan na ng puwersa sa number 4. Medyo hirap na siya sa number 4, guys. Yun. Pero nakat naman niya. Kung makita natin yung kanyang blade, yun. Hindi naman naapektuhan. Yun yung copper na kinakat natin, guys. Yun, oh. Yun. Sa number 4, hirap na siya. Yung ating, ano, flies. Kasi, hindi naman siya nga yung, ano, yung kanyang blade is hindi naman designed for cutting talaga ng mga hardened nail. Yan. Kaya, dito sa number 4, hirap na rin siya. Yung mga ACSR, hindi siya masyadong advisable na pang cut. Yan, so far yung cutting naman niya, wala namang problema. Compared lang talaga dito kasi meron talagang sikline na required mang pangkat ng mga pang ACSR. Yung nasa, alam ko, 2000 series. Mga ganun, guys. Ito kasi 213. Yan, kaya hindi siya kumbaga regular cutting lang. Pero yung sharp naman niya or yung talas ng ating blade, maganda ito compared dito sa aking ano. Flies. Ayan, ito, matalas pa rin to. Almost a year na to eh. Yun, no? Yun. Talaga ilang taon na rin to. Yun nakagandahan kay Flies eh. Ay, kay Klein. Tapos, yun. Ayan. Kay Klein na andito na lagi yung kanyang logo. Tapos, made by USA, yun. Tapos, yung model niya, HD213-9NE. Tapos, kung kailan na-establish ni Klein nung 1857, ayan. Then, ito yung batch number niya, guys. Ayan. Ito. Yung H2 na yan dito. Ayan. Tapos, yung kanyang, ano, yan. Meron siyang mga, para pag-grip nyo ng, ano, wire. Pag-wire pull nyo. Yun. Maganda yung kanyang grip. Ayan. And, guys, tapos, ayan, ito. Yung kagandahan dito, may gap talaga siya, guys. Para pag-wire pull nyo. Ayan. Kahit mapapress kayo, yun, kahit i-press nyo ng ano, hindi maapektuhan, kumakita nyo, hindi maapektuhan si copper, yung copper niya sa loob, hindi madadamage, yun. Baga, hindi masusugatan yung ating, ano, yung ating copper, yan. Strip ko lang siya, guys, para makita nyo na hindi naapektuhan yung copper natin, ayun. Ayan, oh. Antay ko lang mag-focus. Yun yung kagandahan dito, kaya meron siyang, ano, gap na ganon. Kasi, di ba pag ano, nagwa-wire pull tayo or naghihila tayo ng wire, talagang nape-press natin siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Yun. Kahit na-press ko siya ng ganyan or sobrang press na press, yung pisang-pisa siya. Ayan. Baga, hindi na damage yung ating copper. Yun, no? Hindi siya na-deform or napisa. Hindi rin siya nagkalamat. Ayan. Pagandaan dito, doon sa kanyang head, meron siyang gap na gano'n na yun. Sa pag-i-splice naman, wala din siyang problema kahit meron siyang gap. Try natin. Ito, makikita nyo naman sa project natin or sa site natin, gagamitin natin itong splice na to. Para makita nyo yung ano, habang ginagamit ko na siya. Yun, sa pag-i-splice naman, wala tayong problema din. Yung grip niya kasi, napakaganda doon sa handle niya, yung grip. Although na kahit nakagwantes kayo, talagang yung grip niya, oh, kung maririnig nyo, talagang ano, comfortable na hawak siya. Yun. Ayan, pag-splice, oh, makita niya.
Yan. Wala siyang masyadong ano. Hindi na damage yung copper natin, which is good para do sa ating ano, sa ating wire or sa ating linya pagka nag-ano tayo, ginamit itong ating ano, Klein na plies, yun. Then price nito, guys, lagay ko na lang yung sa description box yung shop nung or yung link ng shop ni Sir Amon sa Shopee, tapos doon yung makikita. Yun, talaga maano ko sa inyo. Maano ko na legit na Klein tools yung kanya mga binibenta doon, hindi lang plies, may mga iba pa na Klein tools. Talagang legit na ano, Klein tools yung mga kanya binibenta, guys. Yun, lagay ko sa description box yung link ng kanyang shop sa Shopee. Yun, para makita nyo kung magkano price ng gantong ano, gantong Klein tools or lineman pliers. Yan. Medyo nabubulol tayo. Yun lang at yun lang masasabi ko dito sa plies na to, guys. Yun. I'm total satisfied naman ako kasi although kahit hindi siya pwedeng ipangkat ng ACSR, hindi naman natin masyadong ano siya, kumbaga yung talagang sa copper tayo nakafocus yung mga sa work natin. Kaya in total talagang mas ano, satisfied ako na ano sa ganito. Kahit sabihin natin na meron siyang ano advantage na kagaya nun, hindi pwedeng ano. Kasi meron talaga si Klein Tools na ginawa na series na pwedeng ikat ng mga ACSR, ayun, mga hardened nail, ayan. But itong ating ano, HD213-9NE is hindi siya suitable for cut ng ACSR, ayan. Ayan, bali yun lang, guys, yung ating review dito sa pliers natin, ayan. Tapos doon sa mga gustong mag-avail nito, yun, sa shop ni Sir Amon, lagay ko yung, ano niya, link niya sa description box natin sa mga gusto mag-avail. Ayan, guys. At maraming salamat po muli sa panonood ng video natin. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung ano yung gagamitin yung plies sa video to. Kung naganda kayo, i-click nyo na rin yung like nyo na rin yung ating video. Ayan. At sa mga ngayon pala nakapanood, subscribe nyo na po yung channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para like yung updated sa mga video ina-upload natin, guys. Ayan. At maraming salamat po muli. Stay safe and God bless po.